Claro, kaya. Ay batang sa atang. Ay batang sa atang. Ay batang sa atang. Tugan with glory. Kumusta mga kaibigan, muli-uling ko din yung kasama Brad Warren Becerril. Sa isang namang reaksyon ninyo sa naganat at alagayan sa itabo nga debate o sharing dalil sa tutuban sa Iglesia Brad Husay sa Ciudad Pagadian o nagsusab sa saka tagapagtanggol mangaral din sa Adventist Mission Corporation at sa ating kasamahan sa Iglesia na si Bob Mahusay sa Seventh-day Adventist Church na Three Angels. Silahang ikasabutan, silahang topic ang kalainan sa Seventh-day Adventist Church Local Conference na Three Angels, ang kalainan sa Seventh-day Adventist Mission Corporation ng logo na ay cross. So, inodan nga nahitabo ko rin gala kay damig ingon na two of the statement cannot both be true. Ang nasamang panatarungan kung ito na panagpangi, dili kayo ba nagsamang ito. Sa buhay gala, nagpabangi man yan. Muna nang ay kalainan na di man pwede nga sa buhay nga panagpangi, puro po niya, puro po sila correct. Na ay correct higala sa usang sa sadili, correct. Pwede nga silang buha, nagbangi niya puro correct. So na ay usang na correct, na usang po nga dili, correct. Na ay kamaturan sa usang, na ako'y kamaturan nga dili, nawala sa usang. Unang, dinhi ilang kitang present, kinusay nagdalas kamaturan o katong wala magdalas kamaturan. So, noong gan, nga nahitabot yun higala, ang naturang kalagayan. Unay gala, pasalamatan na ito ang ating Panginoong Diyos. O God be the glory na tayo ay tayo ay binigyan na naman ng isang pagkataon sa oras na ito. Pasalamatan sa ating Panginoong Diyos at ato pasalamatan ang Ginoo higala sa tanang panahon ikayon. Without God, we cannot do nothing. Kung wala ang Diyos, wala ususab kita'y aragbahin mo. Salamat sa mga senior president, Pastor Lapadan. Salamat sa mga ang regional administrator sa West Terminal Region sa Duha Karihuna. Pastor Jimson Mendido, Pastor Alan Bakunga. Salamat sa mga ang district leader sa Lawigon, sa Lamao del Norte, Brad Dinsan. Salamat sa mga church elder, Engineer Tuntunik Elder Habinis. Muli yung lingkod, Brad Warren Becerril. Galaxon, subaybay ang ato ang mga videos. Yan doon naman mga reaksyon na pumunta na ibutan lang sa comment box o sa comment session. Araw na ito sa paningkamutan kung sa ito mahimo upang sa tabang sa Diyos. Okay, higala. Hindi nga naitabo na siya. Doon ay pahayag o presentisyon ang Adventist mission na ang cross umano ay silyo sa seal of the living God, silyo sa buhi na Diyos. Sabi niya ang cross, kaya ito ang tinanong ni Bob Mahusay doon sa kaniyang katunggali, kaya doon sa kaniyang kaibigan, na natutuwa ba ito? Ating pakinggan mga kapatid ang tanong. Ito kaganihan na ang cross may silyo sa buhi ng Diyos. Tumala sa mga sa man nahimutang ang silyo. Matuloy ayon kang ayon kay Bob Mahusay, sabi mo kanina sa inyong presentasyon na ang cross, sabi mo
silyo sa buhi ng Diyos. Saan ito ilagay sa parte sa ating katawan? Saan ito ilagay? Yan ang tanong, Barbosa. Sa parte sa lawa sa tao. Asa na butang? Asa na ibutang? Gusto na kagtubag ba? Tubag ba? Asa na himutang ang silyo sa buhi ng Diyos? Sa itong parte sa itong lawas? Akong basahin ito. Sige. Natagi ko. Ikatang time, please. Very good. Children. Okay. Sa katubag ito yung pangatana, aman ibutang. Sabi niya, i-aking sabutin yung tanong na saan ilagay. Sabi niya, hindi ito sa akin na sa referensya doon ano, sabi niya. Sige, atong basahin na. Ibutan ang cross. Saan daw ilagay ang cross? Okay, pakinggan mo po ang sagot niya. Ang kanyang pag-unawa. Tugotin ka ninyo sa pagpangita itong silyo sa Diyos. Okay, hayaan niyo po ako na ipakita ito. Itong sinuyo sa Diyos. Sabi niya, hindi ito akin, ha? Ha? Hindi ito akin na gawagawa lang. Yan ang kaniyang pahaya. Okay. Nakita niya? Okay. Sabi niya, okay, nakita niya niyo? Sabi niya, maliwanag. Sabi niya, saan ilagay? Pakinggan niyo, ha? Tama ba ang kanyang pag-unawa sa kanyang binasa? At ipakinggan ha kung saan ilagay ang cross sa parte sa katawan ng tao. Sa atang. Sabi niya sa atang. Ating ulitin. Ay batang. Sa atang. Ay batang. Sa atang. Karan. Okay. Narinig niyo po. Saan ilagay? Sabi niya sa atang. Yan. Sa agtang umano ilagay ang krus, mga kapatid. Ha? Sabi niya, sa agtang ilagay ang krus. Okay. Ngayon, ating basahin, mga kapatid, at ating ipakita sa inyo ang naturang misleading common arguments. Isang misleading ito, mga kapatid. Okay, bakit nasabi ko na ito ay misleading. Ito po. Aking ipakita sa inyo bakit nasabi ko na ito ay misleading na pahaya. Okay. Pakinggan ito, mga kapatid. Okay. Sandali lang. Dahil ginamit niya ito eh. Okay, ito ang kanyang ginamit. Yan. Nabasa niya, mga kapatid. Okay, ayon sa ginamit niya ang sulat ni Ibn Juwayr. Okay, granting na ito ay nakalagay sa writings ni Ibn Juwayr. Tanong, yun bang nakalagay sa writings ni Ibn Juwayr? Yun ba ang pag-unawa ni Ibn Juwayr na yung cross ay silyo at ilagay sa loo sa tao? Yun ba ang pag-unawa ni Ibn Juwayr sa kanyang sulat? Or unawa lang na naturang mga aral? Baka unawa lang sa naturang mga aral? Ating masahin. What is the self of the living God? Which is placed in the foreheads of his people. So yung silyo sa Diyos, sabi ni Ibn Juwayr, ano ito? Nakalagay ito sa noonang kanyang bayan. It is marked with images. Not human eyes can read. Hindi ito mababasa sa mata ng tao. For the destroying angel must see his mark of redemption. Naintindihan niyo ba ito? Itong aking ito po, for the destroying, sino angel ito ang makikita? For the destroying angel must see this is mark of redemption. So yung mga anghel na tinutukoy dito na makikita, for the destroying angel must see this mark of redemption. The intelligent mind has sent
the sign of the cross of Calvary in the Lord's adopted sons and daughters. Hindi ito cross gaya sa ginawa ng Roman Catholic na ilalagay sa cross sa Roman Catholic Church, no? Na nilalagay sa naunang tao. Hindi din ito lugo sa Adventista na Adventist Mission. Although inaamin naman na natural ng nararal na yung ginamit niya ay hindi pala tutuma sa paniniwala sa General Adventist na mayroon silang cross, na ilang lugo, ang ilang simbahan mayroon ng cross, ang kanilang mga pastor sa kanilang damit may cross. Pero bakit ginamit niya ito na hindi pala tutuma sa paniniwala niya na ang kanilang lugo ay cross? Kaya nga hindi sa sayo sa kanilang lugo. Hindi sa sayo sa kanilang paniniwala. Dahil kanilang inexalt, tinaas yung cross na makikita, sabi niya hindi pala ito. Inaamin niya na hindi ito makikita ng tao. Kung hindi ito makikita ng tao, bakit ang inyong logo na na-cross makikita ng tao? Bakit ang inyong mga simbahan mayroong mga malalaking cross na sabi mo hindi pala ito makikita sa mata ng tao? Ano pang isang sabihin ni Ellen White nang sinabi niya ito? Ati pakinggan. Ati masayang. What is the seal of the living God? Which is placed in the foreheads of his people. Sa kanyang bayan, nilagay yung silyo sa buhay ng Diyos. It is marked with images. Not human eyes can read. Okay? For the destroying angel must say it is marked of redemption. That intelligent mind has seen the sign of the cross of Calvary in the Lord's adopted sons and daughters. Hindi ito cross na literal na makikita talaga. Hindi yan, mga kapatid. At alam natin na ang cross sa Biblia, sa Bible ni John White, hindi ito gaya ng ilang simbahan na mayroong cross na makikita, ang iba malaki, ang iba maliit, sa kanilang lupa may cross. Hindi yan ang tinuturo ni John White na maglagay ng cross. Hindi yun ang tutukoy ni Lord White na mali talaga pagpunawa ng Adventist Mission Corporation, dahil ang cross sasabihin ni Lord White ito ay kasakitan ng mga patantos, mga bayas, mga pagsulay. The sin of the transgression of the law of God is taken away. They have all the winning garment and are obedient and faithful to all God's command. Kaya kung gagamitin ito ang argumento, sabihin nila ayon sa writing si Ellen White, ang silyo sa buhay ng Diyos is cross. Ang mangyayari nito, magiging katoliko ang aral. Kapag gagamitin ito na ang silyo upang kanilang ililog ang tao, dahil tayo ng mga religious assembly and business church, talagang hindi ito sa ayon na ang ating simbahan lagyan ng cross na makikita. Hindi ito sa ayon. Hindi ito sa ayon. Kaya nga, iniwanan natin yung naturang organization dahil ang kanilang lupa may cross. Ang kanilang mga simbahan may mga lalagyan cross. Makikita talaga yan. Literal talaga.
Pero itong sinabi ni Ellen White, hindi ito. Literal na puso ng makikita ng tao. Ibig sabihin, simulikal ito, at alam natin na ang cross, kapag sabihin si simulikal, mayroong kahulugan ng mga rayas, mga susulay. Yun! Ang tinutuwi ni Ellen White na silyo sa buhay na Diyos, hindi puso na literal na makikita. Gaya sa ilang lalong na may cross, sa ilang sahara na may cross, hindi yun ang tinutukoy ni Jesus White. Dahil nga, hindi makikita eh. Alam mo ba, na inaamin din naman na hindi talaga makikita kung pakinggan niyo ang whole debate? At ipakinggan mga kapatid ang whole debate, ha? Okay. Ito po mga kapatid ang hindi ang sinasabi. Ito kagalihan na ang cross may silyo sa buhay ng Diyos. Asa man nahimutang ang silyo sa pagkasalawa sa tao? Asa na butang? Asa na ibutang? Gusto na kagtubag ba? Tubag ba? O sige. Ganaan. Asa nahimutang ang silyo sa buhay ng Diyos sa itong parte sa itong lawas? Akong basahan to. O sige. Matagi ko. Ikatang taong pangalas. Very good. Children. Okay. Sa kagtubag ko ito na pangatay na aman ibutang. Sumala sa referensya. Dili ako ha. Okay, itong masahan, aman ibutang ang cross. Okay. Tugotin ko ninyo sa pagpangita itong silyo sa Diyos. Madilo niya ko ang tumatulong ko. Okay. Hala, nakakita niya niya? Claro kaya. Ay butang, saat kang. Ay butang, saat kang. Ay butang, saat kang. So ang kanyang sinabi sa atang talaga, dahil yun ang kanyang pag-unawa, na kapag iliteral natin na ang cross ilagay sa noo, magiging katoliko na ang mangyari dyan. Pero bakit na yun ginamit yung naturang sulat ni Ellen White upang paburaan na niya na si Liwet Manong ay akampi sa kanila. Yun ang kanyang taktika. Yun ang kanyang argumento. Ginamit niya sa sulat ni Ellen White upang ipalitaw na si Liwet Manong sa kanyang punawa ang cross is silyo. At sabi ng naturang maral, ilagay sa noo ng tao. Pero hindi yun ang pagkunawa ni Ellen White. Hindi yun ang tinutuwi ni Ellen White ng kapatid. Mali ang kanyang paggamit at pagkunawa sa naturang sulat ni Ellen White. Tingnan mo, ilagay sa noo ng tao, ang mangyayari niyan, magiging katuloy ko na mga kapatid kung hayaan natin ang kanyang, paliwanag. Naku po. Magiging katuloy ko na. Baka sabihin nila, ibig sabihin, hindi pa katuloy ko. Pero kung yun ang kanyang pagkunawa, dahil dinamin niya yung naturang sulat ni Ellen White na hindi yun ang ibig sabihin ni Ellen White. Ibig sabihin, kung ito ang kanyang ginamit na argumento na silyo sa living God, ibig sabihin hindi na sa Sabado. Kung ating sayunan ang kanyang ginamit at ang kanyang pagkunawa, mga kapatid. Tingnan niyo ang Roman Catholic Church. Yan. Nilagyan sa pari ang noo ng naturang babae, mga kapatid. Diba? Yan ang paniwala ng Katolik. Makikita talaga, ilagay sa kanila ng noo. Yan ang praktis ng Roman Catholic Church. Kaya yung gagamitin mo ang sulat ni Ellen White
na sabi ng natural na aral upang kanyang dipinsaan ang cross, ginamit niya yung right hand side white na kawindang-windang na ang kanyang sagot at pagpunawa dyan. Kaya nahuli siya, nagpahusay, ibig sabihin, hindi pala yan, hindi ang literal. Sabihin niya, simbolikal ito, dahil hindi makikita eh. Kung hindi literal, ibig sabihin simbolikal, ipaano na yung lugo niyo na may cross? Literal yun, makikita yun. Paano yung nasasahan yun na mamamalaki cross? Kung ang sulat ni Dwight, hindi makikita sa mata ng tao. Kami talaga, kapag tingnan namin sa simbahan nyo, makikita lang na eh. Ibig sabihin, literal, makikita. Pero, makasasabihin nyo, mayroon kaming karunungan dyan. Mayroon kaming definition dyan. Cross ni Kristo yan. Ayan ang kanilang tagtaka eh. Oo. At sabihin pa nila, Christian simbolo yan. Hindi po yung totoo. Ha? Nahirapan siya at wala talagang siya nasagot na tama. Sino ang unang bumamit sa cross? Pagano, Kristiyano, yung unang bumamit ha? Huwag mo ang pasahin ng cross, Kristiyan simbol. Ang aking tanong, unang bumamit, sino unang bumamit? Dahil ang ibig sinasabi, unang bumamit ng cross, Pagano. Unang bumamit ng cross, Babylonia, sabi ni Lily White, sa referensya, Pagano. Ngayon, may mabasa ka na ang unang gumamit din? Ang Christian? Wala kang mabasa, mga kapatid. Malinaw po yan. Kaya dito, kung sasayunan na natin itong unawa na natulamangaral na nagawin ng hindi na kanyang pag-unawa, ibig sabihin, katoliko na halos lahat ng doktrinang katoliko na sa loob na nag-adventista na mission or corporation. Halos lahat ng aral katoliko, Roman katoliko, Roman Catholic Church, halos lahat ng kanilang aral, unting-unting nakapasok na sa isipan ng mga Adventist Mission Corporation kung ating sayunan ito mga kapatid. Ipaano ngayon ang tao ng mga susinti? Kaya nga ang maling pangatwiran kung ito'y ulit-ulitin, magiging totoo sa mga inusinti na mga tao na wala ulang sa halaman. Sabihin nila at hapalayan ang kanyang baka. Dahil yun talaga ang mangyari eh, kapag yung mga tao na wala alam, makikinig lang, nandyan pala yan sa Ayat Sinsula ng Diyawahit. Ibig sabihin, ilalagay sa, diba, narinig ninyo, ilalagay sa saan? Ilalagay ang cross sa pase sa pangangaw. Sabi ng naturang-naral sa Adventist Mission Corporation, ilalagay sa agtang, sa noo. Mangyayari ito! Ang mangyayari, mga kapatid! Ha? Ito ang mangyayari, huwag nang ninyo ang noo sa noon ng babae sa Roman Catholic. Makikita talaga. Yan ang practice sa Roman Catholic Church, mga kapatid. Kaya, kung ating masasahin sa sulat ni Dwight ang Sabat, the seal of God, the Sabat of the fourth commandment, is the seal of the living God, pakasasabihin niya. Nagkontradik na yata ang kaya naman ang kanyang argumento. Dahil sabi niya dito sa ibang sulat ng Diyos, ang sinilip ng ano, cross, is oba sa iba na namang right is the right, ang sinilip ng ano is ang sabat. Baka sabihin niya, nagkontradik na hindi nagkontradik. Yung pananawa ko lang, ginawa mo yung literal. Dahil yung mga lalo na may cross, yung mga simbahan may mga cross, makikita eh. Samantalang sasabi ni Diwat at inaamin niya rin na hindi makikita sa mata ng tao. Hindi yan.
yung lugo ninyo, yung mga simbahan ninyo may cross. Hindi ba mga kapatid? Yan. Napakalinaw sa pahayag ni Ellen G. White dito mga kapatid. The Sabbath of the Four Commandments is the set of the living God. It points to us as the Creator and is the sign of His rightful authority over the beings He has made. Does the set of the living God and have the Father's name written in their foreheads? Yung Sabbath ng kapatid, na it points to God as the Creator. Ibig sabihin, nandiyan na yung pangalan ng Diyos. Sabi ni Ellen G. White, the soul of the living God, the Father's name written in their forehead. And ang Sabbath, sabi ni Ellen G. White, tumutuko ito sa Creator, sa pangalan ng Diyos, sa kanyang title, Creator, name, Diyos, territory, heaven, and earth. So yung sapat na nandyan na yung pangalan ng Diyos, yung kanyang title as creator, so yun po mga kapatid ang sinyo, yung sapat mga kapatid. Pero sasabihin mo, cross, aba, kahit na yung mga satanic symbol, mayroon silang cross mga kapatid. Satanic symbol ito, ha? So hindi ba mali yan? Mali ito, hindi cross. Dahil satanic symbol ito eh. Tingnan nyo mga kapatid, kapag iliteral natin, satanic symbol makikita eh. So sabi niya, yung cross na sinasabi ni Jewett, hindi makikita sa mata ng tao. Hindi makikita sa mata ng tao. Kaya, ang detok ni Jewett mga kapatid doon, ay hindi yung lugan nila ng may cross, hindi yun mga kapatid, ha? Alam natin yung lugan ng cross sa Biblia at sa writing si Ellen G. White. Okay? So, ating ipapatuloy mga kapatid ang naturang sasagot na naturang mga nangaral sa Adventist Mission. Hindi kagalihan na ang cross may silyos sa buhi ng Diyos. Pangalak sa mga saan na humutang ang silyo? Sa parte sa lawa sa tao. Asa na butang? Asa na ibutang? Gusto na kagtubag ba? Tubag ba? Oh, sige. Ganaan. Asa na humutang ang silyo sa buhi ng Diyos? Sa itong parte sa itong lawas? Akong basahan to? Oh, sige. Natagi ko. Ikat ang tang, please. Very good. Children. Okay. Sa kagtubag ito yung pangatay na aman ibutang. Sumala sa referensya, bili ako ha? Okay, atong basahan, aman ibutang ang cross. Okay. So, tugoti ka ninyo sa pagpangita katong silyo sa Diyos. Madilo niya ko ang tumutukong. So, yan yeah, mga kapatid, ating pakinggan niyo ang buong sagot niya. Okay. Tara, nakakita niya? Claro kaya. Ay, butang, saat kang. Ay, butang, saat kang. Ay, butang, saat kang. Karan. Ayan po, narin ko na bro. Mayroon akong mga tanan. Nasa tapit, saat kang. Ako ang mga tanan bro. Tanahan mo ito ang mga tanan. Matay po siya wala. Diba? Okay, gusto niya na ipaprove niya na matay po siya wala. Simulikal mo nagiging atong kasatuas. Matubag ko. Matay po na panatay na. Yan. Di ba maliwanag na inamin niya na yun pala na ginamit niya na sulat ni Ellen G. White, hindi pala literal, ibig sabihin, hindi yung nasa logo nila na makikita. Iba ba po yung ginamit? Sabi mo, cross, silyo sa Panginoon ng Diyos. At sabi mo, nasa sa noo. Ibig sabihin, yung cross na ito ni Ellen G. White, hindi yung cross na nasa inyong mga logo. Hindi yung nasa sa inyong mga simbahan na makikita talaga yung malalaking cross. E bakit po yung ginamit ang susulat ni Ellen G. White? Yan, nahuli na, nahuli dito. Ibig sabihin yung cross na, yung cross na kanilang mga simbahan sa kanilang logo, yun ay practices na Roman Catholic. Sinunod nila, galing yan sa mga pagano na turo na
inaas nila or inaas nila in-exalt nila sinamba nila ang cross. Pigyan mo yung chin. Pero nang gumaga nang ginamit mo ang writing si Cindy White, sino nagkakalaila siyang sigihin? Rayas? Mga pagsulay? Mga problema sa buhay na ating pasanin ng kapatid, yun ay simbolikal. E bakit mo yung ginamit na argumento upang bisasaan ang rosas ninyo na nasa inyong logo, sa inyong mga simbahan, at kahit sa inyong mga leksyon? E bakit mo yung ginamit na hindi pala literal, sabi mo simbolikal? Dito, huli mga kapatid eh. It is a man with angels, but not human eyes can see. Mo nandita ka basa. Kinsa yung matabasa? Ang manulunda. Kaya nagwak kay cross, kay kamailhan. Okay. Sabi niya, kapag wala kay cross, kay kamailhan. Sabi ni Kristo sa lakas na ibi, kung gusto niyong sumunod sa akin, halapas na ninyong cross. Trials! Yun ang tinutukoy doon sa sulat ni Juan at sa Biblia na kung gusto mo sunod ni Kristo, hala, pastanin mo yung cross. Ano yung cross? Simbolikal yun. Hindi yung sama sa kanilang lugo na makikita yung mga simbahan, may mga cross. Baka sasabihin niya, written symbol yan. Written symbol. Hindi po ba ang Romang Katolik sa kailang mga simbahan? Mayroong kahoy na cross talaga. Pero mayroon ding cross na written. Ibig sabihin sa lahat lang. Paano yan? Na argumento hindi talaga makakalusot ng kapatid yung argumento na yan? Okay, atin ko patuloy. Kailangan tayo mo di man di ay nakita. Nakakaroon na dili kayo ka ng cross na nasa inyong lugo, ang ipasabot na cross kay simbolikal na ang madili makita. Yan. Pasok talaga mga kapatid. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos sa binigyan niya na kalaman ni Pagong Jose. Dahil ang tinutukoy pala, sabi mo, simbolikal, hindi makikita sa mga nakakita. Hindi pala yung cross na nasa inyong lugo. Sa iyong mga simbahan, ang tinutukoy dyan. Ibig sabihin, yung lugo niyo na may cross, sa iyong mga simbahan may cross, ibig sabihin, yun ay practice ng Katoliko galing sa Pagano. At yung ginamit mo na sulat ni Juan, hindi pala tukma sa inyong mga aral na nagagayo yung mga cross sa inyong mga simbahan at kahit sa inyong logo may cross. Anong sagot niya mga kapatid? Pagkini na po yun ngayon kanang nakita kanang sa tao yung grawa makita. Yan. Nahirapan talaga siya sumagot. Dahil nahuli na eh. Ang kamagayaan, manulanda na niya. At wala na niya sa makita. Ang pangpangalan na, ang tanong, sangayon ka na pala na yung cross na sinabi mo na sinyo sa buhay ni Diyos, sabi mo, hindi makikita sa mata ng tao. Pero yung lugo niyo may cross, makikita. Yung mga sasabay, makikita. Hindi tumahin yung gagawin mo. Bakit mo yung ginamit na hindi pala makikita sa mata ng tao, samantalang yung mga simbahan, yung lugo makikita talaga sa mata? Tingnan niyo ngayong lugo, ano? Makikita talaga mga kapatid. Okay. So maraming salamat mga kapatid sa inyong pag-inig sa ating live reaction video. Ito ang ating ginawa mga kapatid, hindi ito
hindi tayo nagmarunong. Ang atin lang dito ay kung ano ba ang katotohanan? Kung ano ba ang katotohanan? Yan lang ang kapatid. Dahil kapag hayaan natin yung kanyang pag-unawa at kanyang pahaya, maraming marunong dito. Magiging katuliko na. Halos lahat ng pinakatuliko talagang papasok talaga sa isip ng Adventista na Mission Corporation. Bakasa sa ibang mga buwan na dyan, yung practice ng Roman Catholic na ang kanilang mga membro nilagyan ng cross kailang noo bakasa sa panahon na ito at kanilang makikita na ang kanilang mga pastor mayroon siya silang aral na galing sa Katoliko na yung noon nila lalagyan din ang kusos mga kapatid. Kaya mag-ingat talaga sa pagbasa, mag-ingat sa pakinginig, dahil nakasalalay na kapatid ang ating kaligtasan. Maraming salamat sa iyong rinig at ang noon. Ulo iyong lingkod, mag-aingon. Ang Diyos magpanalangin. Magwari ni Cyril, yung lingkod, Diyos magpanalangin ka na itong tanan.